Naghain na ng kandidatura ngayong araw si Atty. Neri Colmenares at Chel Diokno para sa pagkasenador. Ang dalawa ay parehong natalo noong 2019 elections pero susubukan uli nilang tumakbo dala ang kani-kanilang isinusulong na plataforma para sa bansa. Ang ayaw gawin ni President Duterte sa kabila ng kaliwatkanang pangungutang, isa sa batas natin mula libreng COVID testing hanggang sa pagpagamot ng iba't ibang sakit na hindi mag-alala sa gastusin. Kung ako'y bibigyan ng pagkakataon na magsilbi bilang isang senador, gagawin natin abot kamay ang hustisya. Palalakasin natin ang mga alternatibo sa paglilitis ng korte sa kaso. Dahil alam naman natin na pag pumasok tayo dyan, minsan umaabot pa ng dekada yan. Ang dati na ring kongresista na si Teddy Casino ay susubukang bumalik sa Kamara sa ilalim ng Bayan Muna party list. Ngayon, gustong i-hijack ng gobyernong Duterte ang party list system sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC para ipasok sa Kongreso ang kanyang mga alipores at i-etsapwera ang mga partidong naghahangad ng makabuluhang reforma at pagbabago sa lipunan. Hindi namin ito papayagan. Sumabay na rin ngayong araw para maghain ng kandidatura sina dating Vice President Jejo Marbinay at ang negosyante at radio personality na si Carl Balita. Si Balita ay kabilang sa senatorial slate ng tandem ni Manila City Mayor Isko Moreno at Doc Willyong. We have to focus on recovery. Yeah, many countries, I have classmates from all over the world. And by chance, I have seen how they have legislated to pivot towards recovery. Susubukan ring makapasok sa Senado si dating Vice President Jejo Marbinay sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA. Tumanggi na siyang magsalita sa harap ng media. Si Binay ay nabigong manalo sa 2016 presidential elections. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.